katuwang ang Philippine Red Cross Lipa Branch. Pinangunahan ng Lipa Adventist Community Services ang pagsasagawa ng disaster risk reduction and management training sa layuning bumuo ng volunteer group na agarang tutugon bilang emergency response team ay itinuro sa training ang mahalagang kasanayan at kaalamang dapat taglayin sa mga panahon ng sakuna at kalamidad. Si Desiree Pabiala para sa Balitang May Pag-asa. Layuning bumuo ng grupo ng volunteers na magbibigay ng mahalagang impormasyon at maaaring pakilusin para sa mabilisang pagtugon sa alinmang kalamidad o sakuna sa kanilang komunidad na ginagalawan, nagsasagawa ng face-to-face training ang Lipa Seventh-day Adventist Community Services katuwang ang Red Cross na ginanap dito sa Lipa Adventist Elementary School, Lipa City. Sa pagdagsa ng iba't ibang mga kaganapan at sakuna, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalamang pangkaligtasan upang makapagsalba ng buhay. Isa sa mga gawain ng Adventist Community Services ang makilahok at makipag-ugnayan sa komunidad upang makatulong sa pagbuo ng ligtas at payapang kapaligiran. Iyan ang naganap sa RC-143 training ng Adventist Community Services Lipa, katuwang ang Philippine Red Cross Lipa Branch. Sa loob ng tatlong sesyon ng pagkatuto sa pamamagitan ng seminar at orientation, hands-on first aiding, disaster preparedness and response, health and welfare, hazard mapping at voluntary blood donation ay nakapagbigay ng leksyon ang Philippine Red Cross, gayon din na nakatanggap ng mga importanteng mensahe ang mga Adventistang voluntaryo. Natuto po ako mag-CPR at sa iba pang mga emergency tulong mag-responde. At higit sa lahat ay malaki po ang aking natutunan sa training na ito tungkol po sa mga pagtulong sa kapwa. Ang Red Cross training ay isang napakagandang platform sa ating mga member ng ACS sapagkat sa pamagitan po ng training na ito is masigit tayong nagkaroon ng kaalaman at kahandaan sa pagtulong natin sa ating kapwa sa iba't ibang krisis at kalamidad na kanilang maaaring kaharapin. At higit sa lahat, makakadaopang palad natin ang mga nangailangan, lalo na sa ganitong sitwasyon ng kanilang buhay na nandun sila sa low esteem and low moral, in which mas may papakilala natin ang ating Panginoon na siyang nagsubo sa atin sa pagtulong sa kanila. Layunin naman ng Red Cross 143 program ang pagkakaroon ng 44 na mga volunteers sa isang komunidad o barangay. Bilang mga kinatawan ng Red Cross, sila ang magiging mata, tenga at paa ng organisasyon na handang tumugon sa bawat unos at sakunang magaganap. Sila ang magtuturo sa mga mamamayan ng pagkalinga sa komunidad na kanilang ginagalawan. Nakikipag-isa ang layunin ng Red Cross at ng Adventist community sa kanilang lugar. Gawaing hindi lamang sa pangkaligtasan at kaayusan ng lipunan, kundi magbigay liwanag sa bawat nagugutom, may sakit at nasa panganib. Ang Lipa ACS ay handang umaksyon bilang pagtugon sa kanilang panawagan. Bilang tayo mga miyembro ng Adventist Community Service ay mabibigyan sila ng paghahanda sa mga disaster na darating. At ito ay malaking bahagi natin sa komunidad para tayo makatulong bilang isang miyembro ng Adventist Community Service. Malaki po ang maitutulong ng training na ito na Disaster Risk Reduction Management Seminar para po sa ating ACS. Sapagkat sa ngayon na tayo po ay dinadaanan ng mga kalamidad, tayo bilang mga miyembro ng ACS ay kailangan maging handa. Isang oportunidad ito sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng ganitong panahon upang umatid sa mga ganito. At higit sa lahat ay maging paglilingkod din sa kapwa at maging daluyan ang pagpapala at kagalingan ng iba. Paglilingkod sa pagliligtas ng mga taong nangangailangan. Nawa ay maging instrumento ang bawat isa sa atin sa paglilingkod at ministeryo sa ating kapwa at komunidad. Layunin maghatid ng balitang may dalampag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today at PUC News.